Okay, so before po tayo magsimula guys, pwede nyo po atakihin yung Monster 25. Si Monster 25 po is walang iba kundi si Renton Labrador, okay? So yun nga, requested po ito ng mga community po natin doon sa Telegram ata or sa Discord. Tapos 100% sure win ka pag siya po yung atakihin natin, okay? So 20 USD or 1K po ang makukuha niyong reward pag inatake niyo po siya. Pero meron po siyang certain requirement, kailangan niya po 6,000 EP. Tapos, 10 warrior dapat ang nagamit na. So, yun po. Pwede nyo po atakihin si Renton Labrador. Kakatuwa. Okay, so hello guys, good afternoon and good day. This is Magin Jason and welcome to my channel In Depth. At andito nga po tayo para pag-usapan ulit itong Crypto Legion. Okay, so ano nga ba ang nangyari dito na sa account ko sa Crypto Legion? Well, currently po, meron na po ako dalawang Legion. Okay, so dalawa na po yung ginagamit ko. Meron na po akong isang 11,000, actually 12,000 yan kanina guys, or kahapon. Tapos yung dati kong 12,000 is 9K na lang, okay? So, aatake muna tayo guys before po tayo mag-discuss ng kung ano-ano man para kahit paano po is makita ninyo yung result ng aking paghahunt, okay? So, since dalawa nga po yung aking legion nga po dito, ang gagawin din po dito ng ating account is aatake po siya ng sabay, okay? Tapos, dalawa po ang kailangan pong gas fee nga po dito. Kailangan niya ng BNB, kailangan niya din po ng BUSD, okay? So, dito sa reveal result, so gagamit yan guys ng BUSD, tapos kung ano yung legion mo, ganun din kalaki yung mababawas sa'yo, okay? Meron po tayong 0.8125 na gas fee para sa isang NFT, tapos yung isa naman 0.65 gas fee, okay? So ito guys, yung 9K ko, tapos ito naman yung 12K ko. So magkaiba po yung gas fee na ginagamit nga po nila. Tapos silipin lang po natin yung result. Ayan, reveal result. Ayan, so gagamit na naman po tayo dito ng BUSD. Ayan, so may 2 hands pa ako dito sa aking 9K. Tapos, ayun, tali ako sa isa, guys, doon sa ating pang-apat. First time natalo ko to, guys. At yun nga, live nyo po nakita na natalo po tayo. Okay? So, itong 11,561 siya, nabawasan na naman po. Meron pa po akong 5 hunt. Dito naman, isa na lang. Okay? Tapos, sa hunt history, guys, first time ako natalo. Okay? So, hindi pa nagre-reflect ngayon yung talo ko kanina, pero ngayon lang po ako natalo. Diba? So, sayang guys. Tingnan nyo naman, green na green. Tapos, ito na po yung nakuha ko. Okay? So, medyo nabawasan na po yan at hindi po yan yung actual na nakuha ko. Dahil, diba, nung una ko pong video, pinakita ko sa inyo yung pag-withdraw at pag-convert nga. Dahil dito nga sa account nga po natin, medyo malaki nga po yung tax. Ayan, makikita nyo po na sell tax nga po dito is 20% aside pa po dito sa ating tax pag nag-withdraw. Diba? So, 10 days pa po ako guys at aantayin ko po na matapos itong 10 days para hindi po masakit sa bulsa, diba? Kasi sayang naman po itong 3K na tax. Kaya ko naman antayin, hindi naman ako nagmamadali at stable naman yung coin nga po dito, okay? So, yun nga, okay pa ba pumasok dito sa Crypto Legion? Well, ang masasabi ko lang po sa inyo, okay po siya kung meron po tayong extra money tapos pag-iisipan nyo yung gagawin nyong legion. Okay, so sa akin kasi guys, ang legion ko po dito is nag-mint nga po ako dito. Tapos aside po sa nag-mint is nag-snipe po ako ng mga beast nga po dito at ng mga warrior. Okay, so parang kailangan mo talaga piliin guys kung anong beast or anong warrior yung pwede sa'yo. Tapos yung mura dapat. Okay, so abang-abang ka lang po dito sa ating marketplace ng mura. At yun nga, sa akin po ang ginawa ko, yung mga 3 star sa marketplace ko po binibili para sure po ako. Tapos yung mga 2 star, parang yun po yung aking nilalagay sa aking legion. Tapos yung 1 star naman, yun yung binibenta ko guys sa marketplace. Okay, so ganun yung ginagawa ko guys, dahil mura nga lang naman yung pag-create ng isang pag-summon ng legion at ng beast. Okay, so pa isa-isa ginagawa ko, hindi po ako nag mass mint, di ba? Meron kasi ditong 10. Hindi po yan, hindi yan yung ginagawa ko guys. Paisa-isa yung ginagawa ko dahil nag-i-snipe nga po tayo sa marketplace. Okay? So, tsambahan lang guys na makakuha kayo ng warrior o ng beast na mababa nga yung pagkabenta.
At yun nga, kailangan talaga matalino po yung ating pag-hunt or pag-i-snipe ng ating mga legion dito. And mas better po na wag na po kayong bumili ng legion. Mag-snipe na lang po kayo dito sa taas. Ayan. Ayan, for example, ito, Pegasus ATB LSD. Medyo may kamahalan to guys. Kaya dapat mag-i-snipe po kayo ng mura. Okay? Tapos kung okay pa ba pumasok, well, malaki kasi yung tax niya guys. Yun yung ano doon, parang lahat. Kahit ako, kunyari, nag-invest po ako dito, tapos after a while, yung aking mga legion or yung aking mga NFT is mawawala. I mean, mawawalan siya ng value dahil magiging 2K na lang siya at hindi na siya profitable sa akin. Okay? Tapos, isa pa pong dapat nating tandaan, mas better po na ang ating warrior dito is mas maliit dahil, for example po ah, papakita ko lang po sa inyo yung aking hunt. Okay? So, tingnan po ninyo yung pagkakaiba. Pag magdadagdag po ako dito sa 9K, ang kailangan kong bayaran is 35 BLSD, 'di ba? Pero kung ang gagamitin ko po is itong dependent kong isa, pag magdadagdag ako ng 741 BLSD, okay? So nakadepende sa dami ng warrior yung babayaran yung supply. Okay? So mas better na mas konti yung monster nyo, mas maliit yung babayaran yung contract kasi contract yung equivalent niya, di ba? Tapos aantayin ko lang guys na matapos itong 10 days na lang dahil 10 days na lang naman para wala po akong babayarang tax dito or parang penalty at ang tatangkihin ko na lang is yung Pukoy na tax na 20%. Sobrang laki guys ng pa ating tax nga dito sa ating Crypto Legion. Ngayon may nag-message po sa atin sa ating YouTube. Sinabi niya kung, "Sir, mukhang parang need mo mag-spend talaga ng amount para maka-earn." Well, yes po. Ganun nga po yung mangyayari nga po dito. Tapos parang hindi po siya profitable kapag masyadong mababa yung nagawa mong EP, okay? So, ang tinarget ko po kasi talaga dito is ito lang. Kasi mas malaki po yung 32 USDT or 1.6 ata to per day, diba? Kasi ito 1K per day, ito 1.6. So, ito yung tinarget ko guys. Kaya ang dapat yung gawin kung mag-i-invest mo kayo dito, try nyo yung luck nyo sa pagsusummon, tapos i-make sure nyo na bumili na lang kayo sa MP ng Beast or ng Warrior. Okay? So, ganun yung ginawa ko, guys. Tapos, kung swerte naman kayo, I mean, malay nyo, makakuha po kayo, diba, ng mas mataas. I mean, kanina, sa Telegram po, may nakakuha po ng, ito ata yung nakuha niya eh. Di ko sure, pero mayroong kanina nakakuha sa Telegram na ito. Okay? So, swerte niya, guys. I mean, tingnan nyo na lang, 25 BLSD. Tingnan natin kung magkano yan guys ha. Sulit na siya guys. Sa summoning lang yan. Pero for sure, masyadong malaki na yung nagasto niya. Ang alam ko, nabasa ko sa kanya is 30 ata na mint before siya nakakuha niyan. So sa tingnan natin kung magkano niya binibenta guys ha. Crypto Legion. Hanapin natin yung Crypto Legion. Almost 2.5. 2.5 niya binibenta guys. Tingnan nyo guys. Yan. Almost 150K. Almost 150K guys. Ganun niya, ganun siya kaswerte. Sa NFT pa lang guys, sulit na siya, 'di ba? So kailangan lang talaga ng swerte sa pagmimint, parang crypto mines nga po ito, pero yun nga ang pagkakaiba lang niya is stable coin at hindi na babawasan yung ating value ng ating bloodstone dahil naka-peg ng ano nga siya, naka-stable coin nga siya. Kaya mag-iiba lang po yan kapag winidraw ko tapos nag-fluctuate yung ating coin. Pero so far remain pa din po na 200, ilala ba yung na-earn ko? Ayan, $326 na nga yung na-earn ko dito. Okay? So, I think yun lang guys dito sa project po na to. Tapos, kung may katanungan naman po kayo, sumali lang po kayo sa Telegram nga po natin. I mean, nagsishare-share po kami doon ng mga information. Though, hindi po ako lagi online, pero minimake sure ko na masasagutan ko yung ibang tanong. Tapos, 60 pa lang ata kami sa Telegram guys. Kaya, kung gusto nyo sumali, join na lang po kayo. Okay? Tapos, follow nyo na lang din po ako sa Twitter dahil almost 160 pa lang po yung followers natin doon. At yun nga guys, mas better na wag na kayong bumili ng legion na lang dito. Or kung may mai-snipe kayo guys, I mean, malay mo, diba? May magkamaling magbenta dito ng magandang AP, diba? Tapos, wag na kayo guys bumili ng AP na 2,000 na lang dahil ilang atake lang to, diba? Ilang atake lang to, wala na. Last na yan guys.
Diba? Huwag kayong papaduling dito guys sa mga 6 hands na 26 hands. Hindi yan, wala yan. Kailangan isipin nyo na mataas yung AP na makukuha nyo dahil nadideteriorate nga yung ating pagka-hand. Ilan ba yung percentage? 2.5%? Ito ba yun? Damage per legion yun, alam ko. Ayan, 2% guys. Kada ano mo atake, 2% yung mababawas. Diba? So, sobrang laki. Tapos, lastly, ito pa pala yung maganda po dun. Kung magahan po tayo ngayon, meron po tayong kilalang kilala na pwede natin atakihin. Ayan o, si Rendon. Diba? Kung gusto yung galit kayo kay Rendon, atakihin nyo lang siya. Pero kailangan nyo po dito ng 10 warriors use ata. Ayan, para mo siya ma-unlock. Hindi ko siya ma-unlock guys, pero 100% chance na mananalo ka dito. Diba? So kung gusto mo sapakin sa Rendon, atakihin mo lang to. Tapos ito yung minimum na AP niya. 1K din yan guys pag umatake ka sa kanya. Diba? Galing lang. Nakikinig sila sa community guys. Diba? So yun lang guys dito sa project po na to. At sana nga po may na-share nga po ako sa inyo. At palike na lang po at subscribe. Salamat! Bye-bye! Thank you.